magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. At ipong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang mga kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay nating pagsisihan natin ito sa harapan ng ating Panginoong Nazareno at tanggapin din natin ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad at lakas. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong agandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila
sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. At ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin ay magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa at awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila ay binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y di na mayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na wala pa si Jesus. Lumalakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makaagod sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila,
Huwag kayong matakot. Ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagkadakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ati pong palakpakan ng ating pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, ngayon po ay ikalawang linggo na ng ating pagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon po ay pagtatapos sa pangalawang linggo, araw ng Sabado. Pagtatapos sa linggong ito, mga kapatid, nagpapaalala sa atin ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya'y muling nabuhay para sa atin at kasakasama natin sa paglalakbay patungo sa ating pupuntahan sa kanyang kaharian. Mga kapatid, sa ating paglalakbay, kalakip po nito ang ating pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay natanggap natin. At ang muling pagkabuhay na ito ay may tunay na kalakip na ibinibigay sa atin ang ating Panginoon, ang kaligtasan. Ang kaligtasan, mga kapatid, ibinibigay sa ating lahat ng ating Panginoon sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw na ito hanggang matamo natin ang kanyang kaharian. At yan ang tinatawag nating kaligtasan. Tungo sa kadakilaan, tungo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya po tayo pabalik-balik sa ating Pongsus Nazareno at sa ating buhay panalangin at sa buhay panampalataya. Nais natin makatanggap at matamo natin at maranasan po natin ang bigay ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, taglay ang kaligtasan. Taglay ang kaligtasan na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Ito, mga kapatid, ang dapat nating tingnan sa ating paglalakbay. Muli, mga kapatid, nandito tayo lahat sa dambana ng ating pong Jesus Nazareno. At tayo, sa buhay po natin, lahat tayo naglalakbay. Lahat tayo ay nakikilakbay sa mundong ibabaw na ito. At sa paglalakbay na ito, mga kapatid, sama-sama tayong naglalakbay na may pananampalataya. At hindi po natin masabing may pananampalataya ito kung wala si Jesus sa ating buhay. Mga kapatid, sama-sama tayong naglalakbay na may pananampalataya, na ang pananampalatayang ito ang pinakapundasyon, ang ating Panginoong Jesus Nazareno na muling nabuhay para sa atin. At kung ganun, mga kapatid, bit-bit po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga sarili-sarili, sa ating buhay paglalakbay na ito, tunay nating matatamo ang kaligtasan na ibinibigay sa atin. Mga kapatid, tingnan po natin ang ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay wala doon sa kanyang mga alagad. Dahil kung babalikan po natin ang ebanghelyo kahapon, siya'y nagpakain ng napakaraming tao, libo-libong tao. At siya'y nagsabi sa kanyang mga alagad na sila'y tumawid sa kabilang dako. At siya'y nagpaiwan at susunod na lamang. Wala siya doon sa kailang pagtawid. Pero mga kapatid, ito ay sinasabi sa atin, ang buhay ay nagpapatuloy. Ang buhay ay dapat lakbayin. Ang buhay ay dapat nating tahakin. Pero mga kapatid, sa nangyari sa mga alagad, sa pagtawid sa kabilang idako, sila'y nakaranas ng malakas na hangin at malaking alon sa dagat. Anong ibig sabihin ito para sa atin, mga kapatid? Sa paglalakbay natin, nandyan ang katotohanan. May malakas na hangin,
may malalaking alon o unos sa buhay natin. Muli, mga kapatid, ipinapakita sa atin at ipinapaunawa sa atin, sa bawat paglalakbay, may hinaharap na hamon. Sa bawat paglalakbay ng ating buhay, nandoon minsan ang pagsubok na dapat nating harapin. Pero ang pagsubok na ito, mga kapatid, hindi ito ang pag-course sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga tayo ay parang pinaparusahan. Tayo ay parang hindi na kinakalinga at minamahal ng Diyos. Kumbaga, parang may sumpa ang buhay natin. Mga kapatid, uulitin ko po, sa bawat paglalakbay natin, tanggapin po natin ang hamon kung minsan. At ang hamon na ito, nagpapaunawa sa atin na kailangan pala natin ang Diyos. Sa kabila ng ating lakas, sa kabila ng ating mga ari-arian o mga kayamanang taglay, kung may unos sa buhay, minsan hindi ito mahalaga. Minsan, hindi ito nakakatulong sa atin. Bagkus minsan, nakakasira pa sa atin. Kaya si Jesus, sa ating ebanghelyo ngayon, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sino kaya sa atin dito, mga kapatid, ang makalakad sa ibabaw ng tubig? No po, lahat tayo lulubog. Lahat tayo lulubog. Si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, may taglay na kapangyarihan si Jesus. Taglay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang suungin, kaya niyang gampanin, kaya niyang bigyan ng buhay ang bawat isa sa atin. At mga kapatid, ano po yung naging reaksyon ng mga alagad ng ating Panginoon nung nakita si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig? Sabi po sa ibang ebanghelyo, ang multo. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Huwag kayong matakot. Ako ito. Mga kapatid, sa kabila ng unos, sa kabila ng pagsubok sa buhay, huwag tayong matakot. Huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil kung tayo'y nananampalataya, kung tayo ay may tunay at matibay na pananampalataya, kikilalanin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya'y nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya niyang ibigay sa atin ang lunas o solusyon kung ano ang ating hinaharap sa buhay. Kailangan lang natin ng pananampalatayang tunay at buhay na gumagalaw at isinasabuhay natin sa buhay natin. Mga kapatid, sa pangatlong ulit sasabihin ko po, sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw na ito, siguro po, mag-aagri po kayo sa akin. May mga pagsubok talaga dapat tayong harapin sa buhay natin. Pero, kung gusto natin itong malunasan at masolusyonan ang mga pagsubok na ito, huwag tayong makalimot sa ating buhay panampalataya. Huwag tayong makalimot sa ating Poong Hesus Nazareno. Buhay ang Diyos sa atin. Buhay dapat ang ating pananampalataya. At dahil kung pinapatay natin ang ating buhay panampalataya, talaga pong patuloy tayong walang kinabukasan, walang patutunguhan, at walang solusyon ang ating pinagdaraanan. Dahil ang pinagkukuhaan natin ng lakas ay wala sa ating mga sarili-sarili. Kaya mga kapatid, ito po ang ipinapaunawa sa atin ngayon, sa ating pagdiriwang, sa pangalawang linggo, sa pagtatapos ng pangalawang linggong ito, sa Pasko ng muling pagkabuhay. Nakikilakbay ang Diyos na buhay sa atin. Binibigyan ng lakas ang ating mga kahinaan. Tinatanggal ang pagkatakot o takot ng buhay natin o agam-agam sa buhay natin. Anong sabi ni Jesus? Ako ito. Kilalanin nyo.
tanggapin ninyo. Mga kapatid, kusang lumalapit ang Diyos sa atin. Kaya nga po anong sabi niya, ako ito, kilalanin niyo. Mga kapatid, sa pagsubok o hamon sa buhay, paano po natin to nakikita ang sinasabi ni Jesus, ako ito. Mga kapatid, sa buhay pa ng palataya, maraming ginagamit ang Diyos na instrumento para maging solusyon sa hamon ng buhay na hinaharap natin. Tingnan natin ito ng positibo sa ating buhay at pakinggan natin ang sinasabi nito. Ito na ang sinasabi ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob, ako ito. Mga kapatid, minsan po kasi sa buhay natin, hindi natin nakikita ang gawa ng Diyos. Hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga kung ano ang pamamaraan ng Diyos sa buhay natin. Ang gusto natin, extraordinary, na para makita natin at paramdaman natin ang presensya at tulong at pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sa ordinaryong pamamaraan, nandun din ang Diyos, nandun din si Jesus nagsasabi, ako ito, huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob, ito na ang solusyon, tanggapin ninyo. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, nandito si Jesus sa ating buhay. Sa patuloy nating paglalakbay at pagharap sa hamon ng buhay, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Palagi siyang nandyan, nagsasabi, ako ito. Nawa, kung si Jesus nagsasabing ako ito, napapakinggan natin siya at nakikita natin siya at tinatanggap natin siya ng buong buo sa ating buhay pananampalataya. At yan ang tunay na nagbibigay sa atin, na ibinibigay ng bunga ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ligtas tayo. May kaligtasan ang buhay mo. Sa pagsabi ni Jesus na ako ito, ang tinatamo natin ay ang kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos, laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya na may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawa ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos na masagan ang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga napapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso
ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga panalangin. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan, upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mong naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel at sisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan nang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan nang sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mr.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Himo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtang nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga iman at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.